sa may ngilin. At sisihan natin ang ating mga kasalanan ay yung binubunita natin si San Sebastian, martir ng pananampalataya. Matubang maging karapat dapat ay gumanap pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga kapatid. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagpupuri. Kaya isinasabog ko sa mga mabihin Maria sa lahat ng mga akyel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y madalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sampayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan. Araw-araw sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yabang siya ay tagapamagitan ng isang tipan, higit na mabuti, sapagkat nasasaling ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung wala ang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang kakulangan ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y magigipagtipan ng panibago sa bayang Israel at ang angkan ng Huda. Hindi tulad ng pagkikapagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pagkikapagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw ngayon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos. Iugit ko sa mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman magiging bayan ko. Hindi na ako kailangan ituro ni naman sa kanilang kabayanan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagat ako'y kilalanin nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakatakila, sapagkat ipinatawad ko na sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ang bisa ang una. At anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay magkatao, pala,
sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Buhay pa ba ang anak ni Yahweh sa dahil? Purihin natin si Yahweh sa isang bahagi po na kung saan ay ipinamamanhin sa atin ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marcos, ang pagpili niya ng 12 alagad. 12 alagad. Ang kahalili ng 12 tribo ng Israel. So bahagi po na kung saan ay ito yung paanyayan na ipinahayaw ng Pumikapal. Ang bagong hinirang ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, bagay na kung saan ay makita natin, lalong-lalong na po yung paghirang sa 12 alakad. Na mayroong dalawang kadahilanan na ibinahagi ko sa atin sa ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ano yung dalawang ito? Una, ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ni Yahweh Elshaddai para ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Pangalawa ay ang magpalayas ng demonyo. Baliwanag nito yung kadahilanan na binahagi po rito kung bakit si Jesus ay pumili ng 12 alagad para sa pagpapatuloy ng kanyang misyon. At ito ay higit sa lahat ay nababanahag sa napanggit na pagkilos para maipalaganap ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos at para mapalayas ang mga demonyo. So ito pong dalawang ito ay pumutukoy lamang higit sa lahat sa tinatawag po natin kaganapan ng pag-ahari ng Diyos. Kasi kapag ang lahat ay nakapakilig na ng salita ng Diyos at napalayas ng mga demonyo, ay sabihin na wala ng demonyo. Langit na ito. So, kayo ilang kaganapan ng muling pagkabuhay ng pangako ng muling pagkabuhay na ipinahayag sa atin ng ating Panginoon sa biyaya ng kanyang pagtubos sa atin sa pamagitan ng pagkapadala ng kanyang bugtong na anak upang iligtas ang sangkatauhan. Siguro, sabi na natin ay, bakit? Bakit nais ng Diyos na makamit natin ang buhay na walang hanggan? Bakit nais ng Diyos na marinig natin lahat ang mabuting balita ng pagliligtas niya? Bakit kinakailangan na yung hamon na tayo ay makakalag sa kapangyarihan ng demonyo at ng kahirapan na siyang bumalot sa sangkatauhan.
ay walang iba kundi ito po ay nagmumula sa kanyang pagmamahal at awa. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ngayon mula pa po ng Lunes. Yung tinatawag po natin World Apostolic Congress on Mercy. At yung huling araw nito ay huling araw ng Congress na nagtapos po sa Bataan, sa Katedral ng Balama. Hindi ko lang po nalaman kung alin yung susunod kasi sana i-announce yung susunod na Congress, yung FIP, World Apostolic Congress on Mercy. Pero bahagi yun na kung sa'yo makita po natin na bagamat ito rin po yung tema nung nakalipas sa taon, 2016, on the extraordinary year of mercy, ay muli yung aking balikan sapagkat kaya tayo niligtas ng Diyos ay gawa ng kanyang awa. We do not deserve to be saved. Hindi namin karapatan na tayo'y maligtas. Pero gawa ng awa ng Diyos. Bakit? Nagkasala na tayo eh. Nagkasala na tayo na ipinahayag ng ating unang mga magulang. Sila yung unang nagkasala sa Diyos. Kaya mula naman tayo ay nakibahagi na ng pagkakasala na ito ng ating unang mga magulang. Pero gawa ng awa ni Yahweh sa dahil tayo ay kanyang iniligtas. At hindi lamang nais niyang ipagpatuloy ang pagliligtas na ito. Kaya siya'y kumuha ng 12 alagad upang higit na may palaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Upang lubos natin pakinabangan ang walang hanggang pagliligtas sa atin at sa buong sangkatauhan. Kaya yun po yung huwag natin kalimutan, yung awa ng Diyos. Tayo mga matatanda, narinig pa natin yung mga salita sa tulong at awa ng Diyos. Ang bagong generasyon ngayon, kung hindi na nababanggit yung sa tulong at awa ng Diyos, ano ngayon ang bagong generasyon? Gawa ko yan, we depend on man's work. Nakadepende na tayo ngayon sa gawa ng tao. Nakalimutan na natin ang Diyos. Nakalimutan na natin ang pagkilos ng Diyos. Siguro sabihin natin ay hindi malaking deal. Napakalaki po yan. Sabagat kapag ang pinamantayan natin na naging bahagi ng ating pamantayan ay ang kakayanan ng tao, malaki po yung epekto na ibabaguhin sa ating kalinanan at pagkilos. Bakit? Kung ang pagbabasihan lamang ng ating paglago sa daigdig nito ang kakayanan ng tao, ano mangyari? Kakalimutan nyo na ang Diyos. Mawawala na ang Diyos. Tayo ay maging mamamayan na hindi na naniniwala sa Diyos. Tayo na mga magiging isang mamamayan na alin, hindi na marunong sumamba sa Diyos. Kasi bakit? Kasi ang naging pamantayan natin ay ang gawa ng tao.
Hindi ko sinasabi na hindi kayo gagawa. Hindi ko sinasabi na kayo magiging tapat. Pero sa oras na inechapera ninyo ang Diyos, malaki pong magiging bahagi ng inyong pagkilos ang mababago. Bakit? Isa na nga rito, mag-ibig na hindi na kayo magdarasal. Kasi bakit? Hindi naman gawa ng Diyos eh. Kaya ako yung nagkaroon ito. Kaya ako nagkaroon ito yun. Gawa ko ito. Kaya, ang Diyos, ang paniniwala sa Diyos yun, naging palamuti na lamang. Pwedeng mayroon, pwedeng wala. Pero, kung maliwanag sa'yo na kung bakit ka narito at kung bakit tayo nagtitipon ngayon at nagsasama ay gawa ng awa ng Diyos, napakalaking kahulugan ito sa buhay ng tao. Sabagat, ibinibigay natin ang talagang para sa Diyos. Ibinudulog natin na ito ay nagawa natin. Well, of course, kasama yung ating pagkilos. Pero wala ang Diyos. Yung nga sinasabi, without God, we are nothing. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Sana hindi po mawala yan. At hindi po mawala sa kasalukuyang henerasyon. Kasi yun po ang makita po natin na ipinamamanding nang po ang magkapal sa atin. Na lahat ng ginagawain natin ng pagkilos ng sudaytig na ito ay saan ang gagaling? Sa tulong at awa ng Diyos. Gawa ng awa ng Diyos. Sa mga salitang binibitiwan nga natin ulit, sa tulong at awa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Ang Diyos ang bida sa buhay natin. Si Yahweh Sadai ang bida sa buhay natin. Kaya, bahagi nyo. At yan, saan makita yan? Kapag naramdaman ninyo na ito ay mula sa awa ng Diyos. Mula sa awa ng Diyos. At kung ganito po yung ating pagkaunawa, ay yung kahalagahan, sabi nga natin, yung encyclical na ginamit mo ng Santo Papa Francisco noong pong itinilagan niya noong 2015, November 20, na ang taon na yon ay maging extraordinary jubilee year of mercy. Pinamagatan niya yung kanyang sulat, yung bull, kung tawagin, yung sulat na nagkatakda ng extraordinary jubilee year of mercy na alin. Ang tawag niya doon sa sulat ay Misericordiae Vultus. Misericordiae Vultus. Ano yun? The face of mercy. The face of mercy. Ang mukha ng awa. Ang mukha ng awa. At sino ang mukha ng awa ni Yahweh Sadai? Sino ang mukha ng awa ni Yahweh Sadai? Ang ating Panginoong Yesu Kristo. Yan yung mukha ng awa ni Yahweh Sadai. Siya yung talagang mukha ng awa ni Yahweh Sadai. Pero hindi lamang siya. Bakit?
tayo yung mga Kristiyano eh. Tagasunod ni Kristo. Kaya yung hapon ay binibigyan rin sa akin na rin, ah, maging mukha ng awa ni Yahweh sa bahay. Kaya po yung mga anak, ang mga tunay na mga anak ni Yahweh sa bahay, ay dapat na rin maging mukha ng awa ni Yahweh sa bahay. Hindi mo pwede na ang mga anak ni Yahweh sa bahay, hindi manunungo, maawa. Bakit? Sa una tigit sa lahat, para sa mga tunay na mga anak ni Yahweh sa bahay, maliwanag sa mga tunay na mga anak ni Yahweh sa bahay, alin, na ako'y kinaawaan ni Yahweh sa bahay. I am me because of the mercy of Yahweh El Shaddai. Ako ay ito sa bagay gawa ng awa ni Yahweh El Shaddai. Hindi ako magiging ganito kung wala ang awa ni Yahweh El Shaddai. Bakit? Gawa ng pagkakasala ng tao. Kung noon pa man din, wala yung awa ng Diyos, ano ang sabi lang sa tao, ha? Kayo ay mga walang kwenta. Sinaway niyo ako. Buburahin ko na lang kayo. Pero hindi. Gawa ng awa ng Diyos. Nahigit niyang ipinakita sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang buktog na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po huwag natin kalimutan na ang pagpapadala niya rin ng kanyang mga alagad, 12 alagad upang ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At upang mapalaya sa mga demonyo, kaya rin, gawa ng awa ng Diyos. Gawa ng awa ng Diyos. At ano yung patuloy na hamon ay binibigay sa atin? Sana maramdaman natin yung kahalagahan ng pagkilos ng Diyos na alin, maramdaman natin na kinaawaan tayo ng Diyos. Kinaawaan tayo ng Diyos. Bakit? Kasi kaawa-awa tayo. Kaawa-awa tayo. Tayo ay kawawa. Kawawa tayo. Naalala ko tuloy. Lang yung kahapon, inilibing po yung isang pari. Hindi po ay isang OSJ. Pero palagi ko siya na-ascend dito sa Laguna. Kung kilala niyo ho, si Padre Sobremisana. Siya inilibing po kahapon sa Batangas. Yun po yung Bisaya. Nagkataon po, kapag yun nagmimisa, kapag confidio, pag sinabi niya, kapag yung ating bahagi na pagsisisi, no? Jesus, maawa ka. Kristo, maawa ka. Jesus, maawa ka. Kay Father Sobremisana, ang kanyang ginagamit ay, Jesus, kawawa ka. Kristo, kawawa ka. Jesus, kawawa ka. Yung naman mga tao, kasi naiintindihan naman si Father Sobremisana, kapag sinabi, Jesus, kawawa ka. Sagot naman ang tao, Jesus, maawa ka. Kasi naiintindihan naman nila. Pero, ito ang huwag natin kalimutan. Naawa ang Diyos sa atin. Sabagat bakit? Kaawa-awa tayo. Kaawa-awa tayo. Hindi natin mararamdaman ang awa ng Diyos kung hindi natin mararamdaman na tayo ay kaawa-awa. Kasi bakit? Kaya ka naawa kasi kayo kaawa-awa. Kaya, kung baka hindi mo natin nararamdaman na tayo kinaawa ng Diyos, baka hindi rin natin nararamdaman na tayo kaawa-awa. Sabat, we do not deserve anything. Wala tayong karapatan na matanggap ang mga bagay na ito. Pero hinayaan ng Diyos na matanggap natin. Bakit?
gawa ng naawa tayo. Gawa ng naawa ang Diyos sa atin. Kasi hinaawaan tayo. Kaya tayo hinaawaan ng Diyos kapagat tayo ay kawawa. Kaawa-awa. Kaawa-awa. Kung tayo ay mawawala sa Diyos. Yun ang huwag natin kalimutan. Kaya nga si Jesus ay namatay. Ipinadala ni Yahweh sa Dai para iligtas ang tao. Bakit? Kawawa tayo. Kapag hindi tayo iniligtas ng Diyos. At patuloy nang ipinapamanig ito sa pamagitan ng ano? Ng pagkuha niya ng kanyang mga alagad para maipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Para ipahayag natin ang awa ng Diyos na sa gitna ng ating kaawa-awang katatayuan, hindi tayo inistab ni Yahweh sa dahil. Siya ay naawa sa atin. Pwede po, yung hamon ng paanyaya ng Panginoon, Ellen, ay maging misericordia butos. Maging mga mukha alin tayo ng awa ng Diyos. Maramdaman natin na tayo ay patuloy na kinakaawaan ng Diyos. At sana rin po, tayo rin po ay maging mukha ng awa sa iba. Sa papalang pamaraan, magpahayag tayo. Kaawaan natin yung mga taong kalunos-lunos ng katatayuan. Sabi nga, paano? Ay di tulad din po ng hamon ay binigay niya sa kanyang mga alagad. Kung may pahayag din natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, ipangaral natin ang kanyang walang hanggang awa. Ipangaral natin na tayo lamang ay makaangat sa daigdig na ito. Gawa ng awa ng Diyos. Magkakaroon lamang tayo ng solusyon sa problema natin. Gawa ng awa ng Diyos. Malalampasan natin ang problema sa droga at ipinagbabawal ng gamot kung alin. Kung lumalapit tayo sa Diyos at humingi ng kanyang awa. Kasi kapag inichakwera natin ang Diyos, hindi tayo mabibigyan ng solusyon sa problema natin. Magkakaroon lamang ito ng kaganapan. Gawa ng awa ng Diyos. Gawa ng awa ng Diyos. Kaya hindi pa pwedeng mawala ang Diyos. Hindi pwedeng mawala si Yahweh El Shaddai. Kaya ito po yung dalangin natin sa panang pong may kapag. Kaya yung patuloy na pagkaunawa natin ay sa oras na tayo ay nagpapahayag, lalong-lalo na po yung pagkasakatukaran natin ng Corporal Works of Mercy, yung bitong pagkasakatukaran ng gawain ng awa ng Diyos at ng 7 Corporal Works of Mercy, sana po ay patuloy tayong maging mukha ng awa ni Yahweh sa dayo, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung talaga naramdaman natin na tayo kinawaan ng Diyos, huwag tayong madamot na magpahayag ng awa sa iba.
Tumayo po. Manalangin kayo.